Magandang araw po sa inyo, Sir Van, at sa lahat ng bumubuo at nakikinig ng Malikmata Channel. Tawagin nyo na lang po akong Leo, taga La Union. Noong bata pa ako, nauso din yung larong Counter-Strike dito sa amin. At isa ako sa mga batang na-addict din sa larong ito. Kaya inuumagan na kami noon ng uwi ng mga kaibigan ko. May nag-iisa at bukod-tanging computer shop doon sa amin na palaging puno. Kaya naman maaga pa lang noon pag walang klase ay nakatambay na kami sa labas para maghintay na may mabakanteng pwesto. Umaga pa lang kasi ay marami na talagang manlalaro dito. 24 oras na bukas ito dahil na rin sa pinagpupuyatan talaga sa amin itong larong to. May mga nagpupustahan din kasi. Minsan noon, madaling araw na ay andoon pa rin kami. Himala ng araw na yun ay iilan lang kaming natirang naglalaro sa computer shop na yon. Anim na lang kami noon. Bale, dalawang grupo. Tigtatlo at magkalaban kami sa laro. Maliban sa ingay namin, ay sobrang tahimik na ang paligid. Wala kasing katabing bahay o ano pa mang itong computer shop. Kumbaga, nasa malawak itong lupain at maraming puno. Kaya maganda talaga maglaro doon dahil walang istorbo. At hindi rin nakakaistorbo kahit magsigawan pa kaming manlalaro. Medyo malapit lang din ito sa amin. Pero may mga dala kasi kami nung bisikleta. Kaya ayos lang na gabihin o umagahin sa pag-uwi. Di rin naman kami pinapagalitan. Mas okay na daw ito ang bisyo namin noon kesa magsigarilyo o inom. Nasa second year high school ako noon nang mangyari itong nakakatakot kong karanasan. Nagpaalam ako noon sa mga kaibigan ko na saglit na iihi sa labas ng shop. May banyo naman kaso nasaktong may gumagamit noon. Maliban sa mapuno ang paligid, ay talahiban na rin ang likod ng computer shop. At sa totoo lang ay, nakakakilabot nang lumabas doon kapag ganong oras. Sobrang dilim na kasi. Pero may ilaw naman sa labasan, kaso doon lang sa harap. Sa gilid ako ng shop noon umihi. Sobrang tahimik at napakadilim na sa likod. Habang umiihi ako noon ay, medyo nakaramdam ako ng konting kilabot. Para kasing may nakamasid sa likuran ko. Biglang uminit noon ang bato ko. Maya-maya noon nang isasara ko na ang zipper ng suot kong pantalon, ay nakarinig ako noon ng mahihinang pagsitsit. Kinilabutan ako noon at dali-daling pumasok sa shop. Ibinulong ko sa kaibigan ko na may sumitsit sa akin sa labas. Guni-guni ko lang daw yon. Hindi ito naniwala at nagyaya nang umuwi. Wala na raw siyang pera. Kahit ako ay nakaramdam na rin ng antok noon. Mag-aalas tres na yun ng umaga. Nagkayayaan na talaga kaming umuwi. Pero may nagpaiwan pang dalawa noon. Habang nagbibisikleta kaming apat noon, umangkas sa akin yung isang kaibigan ko dahil wala itong dalang bike. Nakaramdam ako noon na para talagang may nakasunod sa amin. Hindi naman malakas ang hangin noon. Pero parang humahawi kasi yung mga tanim sa gilid na dinadaanan namin. Tapos, yung mga sanga ng puno na gagalawan. Na parabang may sumasabit o nakatungtong doon. Basta, hindi ko maintindihan ng nararamdaman ko ng mga oras na yon. Nagtataasan ang buhok ko sa braso noon. At pakiramdam ko ay biglang lumaki ang ulo ko. Nagulat ako noon. Nang magsabi yung isang kaibigan ko na bilisan daw namin sa pagpedal. Hindi ko alam kung bakit, pero naramdaman ko din ang takot dito sa boses nito. Pagdating namin sa isang poste na may ilaw ay huminto kami saglit. Sunod-sunod na napamura yung kaibigan ko. Para daw kasing may nakasunod talaga sa amin. Nakita niya raw yung aninong mabilis na gumagalaw sa mga puno. Putik talaga. Takot na takot kami noon, lalo na nung naggalawa na yung mga talahib dun sa posting hinintuan namin. Ang bilis kong napatakbo noon ng bisikleta. Muntikan pang hindi nakaangkas yung kaibigan ko noon. Hingal tawa kami pagdating sa bahay. Doon na sila noon natulog sa kwarto ko. Pero nagkwentuhan muna kami.
Nagtanungan kung sino kaya raw yung sumusunod sa amin. Sa tagal na kasi namin doon ay hindi naman kami nakakaranas na matakot ng ganon. Sinabi ko sa kanila na totoo ngang may sumitsit sa akin doon sa computer shop. Naniniwala na raw sila. Kinabukasan noon ay may pasok na. Kaya gabi lang kami noon nakapunta sa shop. Sabi namin ay 3 games lang kami. Pero napasarap na naman ang paglalaro namin. Hanggang inabot na kami ng mga alas 10 yata yon. Nagulat pa kami nang may lumabas mula sa silid nung nagbabantay ng shop. Isa yung may katandaan na ring lalaki. Tinanong namin yung bantay kung sino yon. Tatay daw yun ng may-ari ng shop. Nagalok daw ito na magbabantay ng gabing yon dahil wala naman daw itong ginagawa. Noon lang namin nakita yung lalaking yon kasi bihira lang din naman kasing pumunta doon ng may-ari. Kumuha lang sila ng taga-bantay na taga doon sa amin. At twice a month lang yata akong puntahan ng may-ari yung shop para mangolekta ng kita. Kaya nagulat talaga kami nang makita namin yung matandang lalaki. Ang talim pa naman nun tumingin. Nagpaalam na nun yung bantay na uuwi na. Wala din daw kasi ang kapalitan nito. Kaya yung matanda daw munang magbabantay. Hindi ko alam nun sirban kung bakit para akong kinabahan. Gusto ko nang yayaing umuwi na rin ang mga kaibigan ko nun. Pero nasa kasagsagan pa kami nun ng magandang laro. Nananalo kasi kami sa pustahan. Hindi ko nalang pinansin nun yung kabang naramdaman ko at nagpatuloy na sa paglalaro. Nagulat pa ako nun nang lumapit sa amin yung lalaki. Tinanong nun ang isang kaibigan ko kung saan ito umuwi. Sinabi naman nung loko kung saan. Mga bandang mag-aalas 12 na nun nang magyaya na akong umuwi. Hindi na talaga kasi maganda ang pakiramdam ko nun. Lalo na nung magbanyo ako. Eh katabi lang nung banyo yung silid na tinutuluyan ng matanda. Habang nasa loob ako noon, ay naririnig kong nag-iingay ang mga kaibigan ko at iba pang naglalaro. Pero maliban dun ay nakarinig din ako ng parang may hinihingal mula sa silid na yon. Yung parang aso na nanggigigil at hinihingal. Basta hindi ko maipaliwanag yung narinig ko. Ang alam ko na mga oras na yon, sobrang lakas na ng kabog ng dibdib ko. Paglabas ko ng banyo ay nakaupo na yung matanda dun sa counter kung saan kami nagbabayad. Pero wala ito nung nagbanyo ako. Kaya nasiguro kong siya yung narinig ko nun sa silid. Maliban na lang kung may alaga sila nung aso. Niyaya ko ng mga kaibigan ko nun. Nagbayad na nga ako para hindi na sila makatanggi. Nagtaka ako nang sabihin din ng matanda na magsasara na siya at di na daw niya kayang magpuyat. Kaya natigil na rin ang mga natira pang manlalaro doon. Sa isip ko noon ay maiging ang marami kaming uuwi. Pero nasa kabilang direksyon naman ang uuwian ng iba. Habang naglalakad kami noon, wala kasi kaming dalang bisikleta dahil nag-tricycle kami papuntang eskwela at dumiretso naman kami noon sa computer shop. Kaya lakad talaga kami pa uwi noon. Katulad ng dati ay kaming apat pa rin ang magkakasabay na umuwi. Nagkwentuhan na lang kami noon para di matakot dahil sobrang dilim ng dinadaanan namin. Malayo-layo pa yung poste na may ilaw. Habang naglalakad kami noon ay naririnig kong may iba pang yabag noon maliban sa amin. At kapag hihinto kami ay hihinto rin ito. Pero kapag nilingon ko yon, ay wala naman akong nakikitang tao. Medyo binilisan ko na ang paglalakad nun. Malapit na kami nun sa may poste na may ilaw. Nang pare-pareho kaming napahinto. Paano ba naman ay may kulay itim na bagay na parang nakaupo sa tapat ng ilaw. Hindi ito gumagalaw. Kaya nung una ay nakala naming basura lang yon o garbage bag. Dahan-dahan namin itong nilapitan. Pero sabay-sabay din kaming napahiyaw nun. Nang bigla na lang gumalaw ang itim na bagay na yon. Kitang-kita namin ang napakakintab nitong itim na parang balahibo ba yon o pakpak. Basta bigla na lang nitong ibinukay yon at humarang sa dadaanan namin. Hindi namin alam kung saan kami tatakbo nun. Kung babalik ba kami sa computer shop o dediretso na sa bahay. Pero madadaanan namin ito
Sa sobrang takot namin nun ay tumakbo kami pabalik ng computer shop. Nang malapit na kami doon, ay nakapatay na lahat ng ilaw. Lalo kami nung natakot. Pero may narinig kaming yabag noon na papunta sa shop. Nakita namin yung matanda na nagmamadaling naglalakad papunta sa kinaroroona namin. Sasalubungin sana ito ng kaibigan ko nang hilain ko siya pabalik. Sinabi kong magtago kami. Tahimik kami nung nagtago sa gilid ng computer shop. Nakita naming pumasok yung matanda sa shop. Medyo nakabukas na ng bintanang jealousy, kaya sumilip kami doon. Kitang-kita namin noon, Sir Van, na parang nababaliw yung matandang lalaki na palakad-lakad. May tumatagos kasing liwanag noon na tumatama sa mukha niya. Di ko lang maalala kung sa banyo o silid niya yun nanggagaling. Nanlilisik ang mga mata nito at grabe yung pagtulo ng laway niya. Para itong nauulol na di mapakali. Nang bigla itong napatingin dun sa kinaroroonan namin. Kitang-kita ko po na namumula ang mga mata nito. Nakita din yun ng mga kasama ko. Kaya karipas kami ng takbo nun pa uwi. Wala na yung humarang na malaking ibon o paniki sa amin. Kaya nakauwi kami nun ng ligtas. Kinabukasan nun ay napag-usapan agad sa lugar namin ang nangyari sa amin. Kinuwento kasi ng mga kaibigan ko sa mga magulang nila ang nangyari. Ang nakakapagtaka nun ay umalis din agad yung tatay daw ng may-ari ng computer shop. Tinanong namin yung nagbabantay nun kung saan na yung matanda. Pagdating daw niya ay wala na ito at ang mga gamit nito. Nakabukas din daw ang computer shop. Nagtaka pa ito dahil gulo-gulo ang silid na iniwan nito. At ang isa pang nakakalokong balita nun, hindi raw yun tatay ng may-ari ng computer shop. Stepbrother daw yun ng nanay nila na matagal na nitong hindi nakikita. Galing pa daw yun ng Visayas. Doon parang napagtanto naming yun ang nakita naming malaking ibon na humarang sa amin. At yun din ang nanakot sa amin. Kasi nang mawala ito, maayos naman kami nung nakakauwi kahit madaling araw na. Hello po sa inyo, Sir Malikmata, at sa lahat ng nakikinig ng inyong channel. Una po sa lahat, gusto ko lang pong ipa-shoutout yung mga kaibigan ko nung high school na sina Allen Fojas at Roy Stanislao. Ay, hello po. Shoutout po muna kay Allen Fojas at kay Roy Stanislao. Shoutout po sa inyo. So, tuloy natin ang kwento. Tawagin nyo na lang po akong Mark Jason o MJ. Itong ikukwento ko pong karanasan ay nangyari noong nasa high school pa lang po ako. Kasama ko ang mga kaibigan kong ito na sina Allen at Roy. Madalas, standby po talaga kami noon sa computer shop. Uso na noon yung Run Online at Dota. Mga taong 2007 yun kung di ako nagkakamali. Tropa din namin ang may-ari noon ng shop. Kaya paminsan-minsan ay nalilibre kami. Lalo na pag malalim na ang gabi at may naglalaro pa. Umiidlip muna siya noon at kami na ang pinagbabantay niya. Siyempre kasama na doon yung libreng laro. Malaki yung computer shop nila. Andoon na nga rin yung silid niya. Nasa likuran lang din ang malaki nilang bahay na madalas walang tao. Abroad kasi ang mga magulang nila noon at sila lang ng kapatid niya ang nakatira sa bahay at isa nilang katulong. Nung gabing yun lang kung kailan nagbantay kami, hanggang alas 5 ng umaga ko nalaman na may daanan pala mula sa computer shop papuntang bahay nila. Para pa yung secret door kasi maliit lang kumpara sa mga ordinaryong pintuan. Katabi lang yun ang pintuan ng banyo. Pero hindi yun pansinin kasi may nakasandal doon na lamesita. Habang magbabanyo ako noon ay nadaanan ko yun. Nagtaka ako kung bakit para ka akong may maliit na siwang. Sinilip ko yon, pero sobrang dilim. Narinig ko nun na parang may nagkukutkot sa loob. Akala ko ay karugtong yun ang silid ng kaibigan namin. Kaya nilagpasan ko na lang. Pagbalik ko nun sa upuan ko ay nagtaka ako.
Hindi pa naman kasi ako nagla-login on sa laro. Pero parang may naglaro na ng account ko. Tinanong ko yung mga kasama kong andon. Pero hindi naman daw nila ginagalaw yung PC na gamit ko. Iilan na lang nun ang naglalaro. At medyo nakaramdam na din ako nun ng antok. Nakapatay na ang ilaw nun. At doon na lang sa counter ang may ilaw. Nakauwi na rin nun si Allen. Si Roy na lang ang kasama ko nung nagbabantay. May mga apat pa yata nung magkakahiwalay na naglalaro. Pareho pa kaming nagulat nun ni Roy. Nang bigla na lang bumukas yung isang computer na nasa sulok. Naka-shutdown yon, kaya imposibleng bumukas yun mag-isa. Napatingin ako sa orasan nun at mag-aalas 12:30 na. Medyo kinilabutan na ako nun. Tinanong ko sila kung di pa ba sila magsisipag-uwian. Pero hindi pa raw sila nangangalahati. Gigisingin ko na sana nun yung tropa namin. Pero sinabi ni Roy na siya na lang daw muna ang magbabantay. Hindi ko naman siya maiwan nun. Kaya umidlip na rin muna ako. Nagulat pa ako noon nang may biglang sumagi sa hita ko. Pagtingin ko ay wala namang dumaan sa tabi ko. Naglalaro pa rin yung mga nandon at si Roy ay tahimik lang ding nakaupo sa harap ng computer. Nanlalamig na yung likod ko noon. Pero yung bato ko naman ay nagiinit. Parang biglang namanhid yung ulo ko noon sa kilabot. Nagsipagtayuan na rin yung balahibo ko sa braso. Tumabi ako noon kay Roy. At doon ako muling umidlip. Hindi ko na kasi makayanan noon ng sobrang antok. Pero nagising ako noon na sobrang dilim na sa loob ng computer shop. Wala na rin katao-tao. Sobrang natakot ako noon. Lalo na nung makita akong may lumalabas na figura doon sa may maliit na pinto. Gusto kong sumigaw ng mga oras na yon. Pero walang boses na lumalabas. Hindi ko rin maigalaw ang katawan ko. Gusto ko nang kumaripas noon ng takbo. Pero hindi ako makahakbang. Yung mas nakakatakot pa doon ay papalapit ng papalapit na sa akin yung figura. Naghuhumiyaw na noon yung utak ko. Pero hindi pa rin ako makakilos. Nagulat pa ako noon nang maramdaman kong may humawak sa balikat ko. At narinig ko yung boses ni Roy na parang ginigising ako. Ang lakas ng kabog ng dibdib ko noon nang magising ako. Wala nang naglalaro at nakapagligpit na rin si Roy. Uuwi na raw kami. Pagtingin ko ng oras ay mag-aalasing ko na. Halos magdadalawang oras din pala ako nung tulog. Kinuwento ko sa kanya yung napanaginipan ko. Sobrang sama talaga kasi at parang totoo. Ang sabi naman niya noon, habang nagliligpit daw siya, ay kinikilabutan daw siya. Parang may nakatingin daw sa kanya, doon banda sa may banyo. Gigisingin na raw sana niya ako noon. Nang may narinig daw siyang parang may naglalakad sa loob ng silid ng tropa namin. Sinilip pa nga daw niya doon sa loob, pero tulog na tulog daw ito. Kaya nagtaka daw siya kung sino yung naglalakad. Saka naman daw niya narinig na naguungol ako. Kaya ginising na daw niya ako dahil parang nahihirapan daw akong huminga. Habang nag-uusap kami noon ay kinikilabutan na rin ako. Bigla kasing lumamig. At parang kinuryente yung hita ko paket sa balikat at batok ko. Sinabi ko na kay Roy noon na bilisan na namin dahil parang may sumusunod sa amin pa uwi. Sumunod na araw noon ay naisip kong itanong sa tropa namin kung ano yung maliit na pinto na yon. Iyon nga raw ang dinadaanan nila noon pagpapasok sa bahay nila. Kaso raw may nakapasok noon sa kanila na magnanakaw at doon dumaan. Nakalak daw pala yung pinto doon sa computer shop at ang ginawa daw ng tatay ng tropa namin ay nilak din doon sa bahay nila yung pinto. Halos kulang-kulang 2 oras din daw na nakakulong doon yung magnanakaw. Nang dumating daw yung mga pulis at binuksan yun ay nakita na lang nilang nakabulag tayong lalaki. Hindi na ito umabot sa ospital dahil inatake daw ito sa puso. Namatay din ito sa suffocation. Makitid lang daw ang daan doon. At madilim pa raw doon ng mga oras na yon. Baka raw may claustrophobia yung magnanakaw. Nalaman pa nilang madalas daw yung tumatambay sa computer shop nila. Bata pa kami noon ni Roy. Naalala kong halos isang buwan din nung sinara yung computer shop nila. Saka nag-abroad ang tatay ng tropa ko.
Kaya siguro yung nararamdaman namin doon ay baka hindi pa rin matahimik yung multo nung magnanakaw. Hi po sa inyo, Sir Van. Tawagin nyo na lang po akong Ronnie. Medyo nahirapan lang po akong ikwento tong karanasan ko. Hindi kasi ako gaanong kagalingan sa pagsusulat. Pero gusto ko po talagang mapakinggan to sa channel nyo. Nagbabantay po ako ng isang computer shop noon bago ako mag-apply sa isang factory. At doon po mismo sa computer shop na pinagtatrabahuan ko ay nakaranas ako ng kababalaghan. Madalas naman akong matulog doon. Pero may kasama akong kapalitan ko din sa pagbabantay. Pero nang araw na mangyari sa akin yung karanasang yon, ay umuwi ang kasama ko ng baryo nila. Kaya mag-isa lang ako nung natulog sa shop. Sa sahig lang kami nun naglalatag ng higaan. Mga bandang alas 11 yata nun ay wala ng customer. Kaya nagsara na ako para makapagpahinga ng maaga. Habang nakahiga na ako nun ay nagbubutingting pa ako ng cellphone ko para makatulog. Nagulat ako nun nang may biglang bumukas na monitor. Grabe, parang nalaglag yung puso ko nun sa sobrang nebyos. Sobrang tahimik na kasi at ang dilim pa ng paligid. Kaya sinong hindi matatakot na may bigla na lang bubukas na monitor. Mag-isa lang ako nun, kaya imposibleng gawa ko rin yun. Sira ulo naman ako kung tatakutin ko ang sarili ko. Agad akong bumangon at pinatay yon. At dali-dali rin akong humiga. Maya-maya nun ay nakaramdam na ako ng antok. Kaya in-off ko na yung CP ko para wala nang istorbo. Biglang dilim nun ng buong paligid. Tumagilid ako nun at hinahatak na talaga ng antok yung mga mata ko. Nang bigla na lang nung parang may bumulong sa akin at bigla ring umilaw yung cellphone ko. In-off ko yon, sigurado ako. Pero naka-on na yon. Kaya napabalikwas ako nun ng bangon at napalingon sa likuran ko. Doon kasi nanggaling yung parang bulong. Pero sobrang dilim at wala akong maaninag na ibang tao. Pinilit ko na lang makatulog nun. Dahil baka dala na lang ng antok ko yung narinig ko. Hindi ko na in-off yung cellphone ko nun at nagtalukbong na ako ng kumot. Maya-maya nun ay may narinig na naman akong parang may kinikis-kis na tsinelas sa sahig. Yung parang tinatamad maglakad, kaya maingay. Naririnig ko yon malapit mismo sa kinaroroonan ko. At para itong papalapit sa akin. Kaya dali-dali akong nagpailaw ng cellphone nun. Pero wala naman akong nakita. Kaya nagtalukbong na lang ulit ako ng kumot. Para akong mabubuang sa sobrang takot nun. Pero wala naman akong mapuntahan. Dahil mas nakakatakot ang lumabas. Pilit kong binalot ang sarili ko nun ng kumot at namaluktot. Pero parang bigla na lang may dumagan sa akin. Ramdam ko talaga nun na may umupo sa may bandang bewang ko. Pero pagtanggal ko naman ang kumot, ay walang tao. Napatayo ako bigla nun. Napatalon-talon ako para iwaswas yung naramdaman kong takot. Lumipat ako sa upuan at doon nagtiyagang makaidlip man lang. Pero hindi na ako makatulog. Dahil sa bigla na lang bumigat yung pakiramdam ko. Wala akong nakikita, pero kinikilabutan ako. Dagdagan pa ng biglang mag-aalulungan yung mga aso sa labas. Napasiksik na lang ako noon sa gilid ng upuan. Hindi ko na malayang nakidlip ako noon. Pero nagising ako na parang may nakatunghay sa mukha ko. At ganun na lang ang kilabot ko noon. Nang mabungaran ko ang isang nilalang na sobrang itim. At pulang-pula ang mga mata. Malapit na malapit ang mukha nito sa mukha ko. Hindi ako nakakilos nun at dilat na dilat akong napatitig sa dalawang pares na mapupulang yon. Pero sigurado ako na korteng mata ang mga yon. Halos di ako makahinga nun sa sobrang takot. Alam ko na gising ako at hindi na nanaginip ng mga oras na yon. Sa takot ko ay nakuha kong pumikit at napadasal ako ng paulit-ulit. Pagdilat ko ay wala na ito. Saka lang ako nakahinga ng maluwag. Tumayo ako at dali-dali kong binuksan ang ilaw. Sa maniwala kayo at sa hindi, Sir Van,
May mga bakas ng malalaking paaso sa higdang computer shop. Hindi ko bakasyon dahil mas malaki ang sukat nun kaysa sa paa ko. At sigurado ako na bago matulog ay nakapag-map ako. Hindi na ako nakatulog nun at hinintay ko na lang magumaga. Hindi na ako muling natulog doon ng mag-isa. Wala akong kinuwentuhan noon dahil baka matakot na silang pumasok sa shop. Kaya nagpasama na lang ako noon sa pinsan ko kapalit ng libreng laro.